Sino si Jomar? Si Jomar, kahit sa kanya, kung ano man yung mangyari, naniniwala ako na kung kami talaga, nandito pa rin ako for him, at alam ko nandiyan din siya para sa akin. So, oh, let me up with a bright smile on now. Ito, para sa mga nagtatanong din naman ng mga kababaihan natin, ano daw ba ang iyong skincare? Bakit flawless na flawless? Siyempre, pag model ka, kailangan flawless talaga ang skin sa katawan, and at the same time, siyempre, yung mukha, di ba? Ano bang secret mo? Ay, ito kasi, ano, soon malalaman nyo yan kasi maglo-launch ako ng mga skincare products ko talaga, ginagamit ko talaga ngayon. So, malalaman nyo yung malapit na. Pero, siyempre, hindi lang naman dahil yan sa mga skincare natin eh. Minsan sa mga kinakain natin yan, minsan pag-stress ka, kaya huwag ka ma-stress talaga kung gusto mo talagang, alam mo yon, yung parang blooming yung dating mo. May mga supplements tayo na mga iniinom, pang-maintain natin. Siyempre, huwag natin kakalimutan talaga, tubig lang talaga. Yun ang pinaka-powerful na skincare, ang tubig. Yun lang. Tsaka ano lang, self-love. Pag minahal mo yung sarili mo, maganda ka. Siyempre, parang ikaw maniniwala sa'yo, kundi ikaw. Ikaw ang unang-una maniniwala sa sarili mo, maganda ka. Maganda mo yung sarili mo, oo. Yes. Talagang, sunod-sunod na yan. Pag minahal mo yung sarili mo, sunod-sunod na yan. Mm-mm. At syempre naman, nakilala ka din syempre bilang model. Doon ka talaga nang simula sa pagmamodel. Ilan taon? 13 ako na start. I-re-reveal or kailan ba magsisimula itong negosyo mo na to? Ito ba, this year na siya, November. Mm-hmm. So, excited ako kasi alam mo yun, ang dami talagang sumusupport. Pero, kasi alam mo yun, habang mina-achieve ka, maraming natutuwa. Pero at the same time, maraming titingin sa'yo kung ano ka madapa. Maraming mag-aabang. Yeah. So, alam mo yon. Pero hindi naman kasi mag-matter. Yun na mag-matter kasi ngayon kasi yun yung mga taong nai-influence mo, nai-inspire mo. So, happy ako doon kasi maraming nai-inspire talaga. Maraming na naniniwala sa law of attraction. Nagiging positive thinker ka. Alam mo yon. Kaya super sarap din sa karamdam kasi yung mga nai-influence ka na tao. Yes. Eto na, nung nagsimula ka na mag-focus din naman sa social media, grabe, in just 2 months, nakagain ka kaagad ng million followers. Grabe, ganun kabilis. Grabe, no? Grow talaga ng social media accounts mo, di ba? So, ano sa palagay mo yung reason kung bakit ang dami mo agad na impluensya, ang daming sumuporta sa'yo? Sila yun eh. Sila talaga yung reason nun eh. Yung mga taong nag-subscribe, nagnaniwala, sila lahat yan. Anything. Kahit ano pwede nating sabihin. Pero ikaw, paano mo ba tinatanggap? Or how do you deal with, alam mo na, bashers, ganyan? Dead ma ako sa kanila. Mm-hmm. Diyos ko, parang every year nga ata may issue ako. Eh, parang immune na ako. Parang dead ma na. Diyos ko, ito na naman. Okay. Ganyan. So, umpisa siyempre, hindi mo pa alam gagawin mo eh. Mm-hmm. Pero habang sanay ka na eh, hindi mo naman kasi sila kilala eh. Mm-hmm. Parang wala sa screen lang yan, wala lang yan, board lang yan. Pero kasi pag ikaw nagpa-apekto ka, ano mangyayari? Yes. Paano yung mga taong napapasaya mo pag nagpa-apekto ka sa kanila na hindi mo naman sila kilala? Diba? Mm-hmm. Dead ma talaga, yun lang pinakamagandang gawin, dead ma. Huwag mo i-absorb, huwag mo i-take. So yun, gawin mo yung mga gusto mong gawin, Diyos ko maging masaya ka, lalo mong pinapakita na masaya ka, lalo silang naiinis. Alam mo yun? Totoo yan. Oh, yun ang pinakamagandang revenge mo. Maging masaya ka. Happy ka na, di ba? Wala ka pang tinatapa na tao. Marami ka pa nakapasaya. E di ano lang, ang tawag dito, it's a type. Naiinis sa tayo, masaya ka pa. Di ba? Di ba? Okay, dead ma. Happy ako. Ikaw, manginig ka dyan sa galit. Di ba? Totoo yan. Eh, hayaan lang natin. Hindi metros pinapansin mo. Ang dami natin. Makaawa sila. Kasi alam mo yun na parang, ano na lang eh, galit na lang yung nasa puso nila eh. Yes. So, yun, parang, sana someday, di ba, na ma-realize nila na parang matawa na sila sa mga ginagawa nila. Kasi, hindi naman lahat katulad ko na walang pakialam sa mga katulad nila na hindi ako naapektuhan. Pero sila rin, alalahanan nila yung sarili nila na parang pag puro galit, puro stress, nakakababa ng immune system yan, te. Diba? Nakakasakit ka pa. Mas stress ka pa, papangit ka pa. Diba? Eto na. Ayun. Na kasi super successful ka sa career na tinatahak mo talaga. Grabe. Ang tanong, eto.
Eh, yung love life mo na, love life. Kala mo makakaligtas ka dun sa love life, ha? Kamusta ang love life? Ano, masaya. Masaya naman ako ngayon. Pero yung love life ko, alam mo, naniniwala talaga ako na pag successful ka dito sa career mo, medyo ganun-ganun yung love life mo. Naniniwala ako sa ganun minsan. So ngayon, parang self-love muna tayo. Pero open pa rin naman ako eh. Open pa rin yung heart ko sa kanya. So, alam mo yun, hindi ko kino-close. So, pero ngayon, mag-focus muna ako sa dapat kong i-focus. Mag-focus din siya sa dapat na i-focus. Ganon. Pero masaya ako kasi marami naman nagmamahal din sa akin, no? Marami din namang nagpaparamdam na mahal nila ako. So, ayun lang. Sino si Jomar? Ang sakit naman sa tanong ko. Oh, parang hindi ako ready. Pwede ako magtanong. Sino si Jomar? Si Jomar yung naliligaw sa akin before. Sana naliligaw pa rin siya hanggang ngayon. Pag-asa pa siya? Parang ang tagal-tagal na. May pag-asa pa siya. Nag-research ako mabuti tungkol sa'yo. Alam mo na, nanonood din ako yung love mo. So, nangingialam ako ng life, o, diba? Pero... Basta... Hindi ko kinuklose yung heart ko for him. Mm-hmm. Walang ganun. As long na, alam mo yun, siguro ngayon, may parang may sinusulat ka dyan, ma. Oh, may sinusulat siya sa akin. May coach, ay, hindi na papakinggan. So, kontrabida eh. So, si Jobber kasi siya yung taong unang naniwala sa akin sa pag-vlog. So, super, never ko siya makakalimutan. Tsaka, hindi ko pa rin ko close yung heart ko sa kanya. Kung ano man yung mangyari, naniniwala ako na kung kami talaga. So, hindi ko i-close kahit ano mangyari. Kung ano mangyari, nandito pa rin ako for him. At alam ko nandiyan din siya para sa akin. So, okay. At least yung mga taong sa paligid natin ay naniniwala at nagmamahal sa atin. Yun ang pinaka-importante doon, di ba? Maraming nagmamahal sa atin. Maraming naniniwala na doon. Yes. So parang ayaw ko pa-disappoint sila. Tsaka naramdaman nila naman kasi kung gano'n kami kasincere sa isa't isa, alam nila pag nag-aaway kami, alam nila pag hindi kami okay, gano'n kami ka-open sa kanila. So, no filter, kumbaga, kung magpapakatotoo, talaga nagpapakatotoo lang. Minsan pa nga, ayaw ko na magpakatotoo. Kasi parang malibang maging honest, malibang maging ano, kasi minsan talagang no filter. Sabihin ko hindi kami okay, sabihin ko okay kami. Gano'n talaga kami sa harap ng mga tao. So, alam nila lahat yan. Sobrang alam nila lahat yan. Yes. So, ako, pinaka gusto ko ma-achieve talaga is, real happiness, true happiness. So, yun lang. Parang lahat naman kasi, yun parang hindi mo babayaran na parang, hindi, yung success, hindi lagi itong involved kung gano'ng karami yung pera mo. Siguro, sa akin yung pagiging successful, kung gano'ng kakasaya, kung gano'ng mo na-influence yung mga tao, kung gano'n mo sila natutulungan. So, yun sa akin yung success kasi. Okay, eto na. Ano ba ang message mo naman sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo? Ay, alam nila yan. Grabe, sobrang lagi akong thankful sa kanila. Lagi akong grateful. Sobrang mahal na mahal ko yung mga yun. Damdam nila yan. So, hindi naman dahil sa, dahil din sa kanila kung bakit nandito ako ngayon, bakit pinagpapatuloy ko yung mga ginagawa. Ako sabi ko nga, kahit isa lang maniwala sa akin, yung mga ginagawa ko, never akong mag-stop. Kahit isa lang, isang tao lang talaga. So, alam mo yun, talagang pinapafeel nila kung gano'n sila ka-proud sa akin, sa lahat ng mga na-achieve ko. So, sobrang thank you sa kanila. As in, kahit araw-araw ko sila pasalamat. Kasi hindi ko alam kung paano sila, kung paano ko i-give back eh. So, lagi ko nag-thank you sa kanila. Lagi ko pinaparamdam sa kanila kung gano'n ako ka-graceful, ka-thankful. Sobrang salamat, sobrang love ko kayo. Iyak na ako. Iyak na, gosh na. Siyempre, thank you so much, Kila Direk RS, sa front row, sa lahat na bumuon. So, in love, malapit na yan. Tsaka, ayan, sa mga Team Diyos, sa Diyos Demic, Team Sash, na Sash Babes. Ayan, kay Jomar, thank you sa'yo. Tsaka, ayan, sa family ko, siyempre. Abangan niyo lahat ng mga vlogs ko. Marami pa kayong abangan. It could be yung music video. Abangan nyo rin yan. So, ano pa? Ayan, sa skincare ko din. S by Miss Flawless. Ayan, makikita nyo na kung ano yung secret ko. Malalaman nyo na. Kaya,
Ang dami niyo pang aabangan. Good luck, love. Yeah, bye-bye. Okay, bye-bye. Oh, let me up with a bright smile on now.